Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove, Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw ko, Yuri, fresh college graduate from Caloocan. Dalawa lang kaming magkapatid. Panganay ako at bunso naman si Ina. Yung kapatid ko na mas bata lang sa akin ng 1 taon at sobrang sakitin. Ang totoo, hanggang ngayon nga ay nagpapagamot pa rin siya dahil sa sakit niyang leukemia o yung cancer sa dugo. First year high school pa lang yata kami nung na-diagnose siya na may sakit. Kaya halos maubos talaga ang pera namin sa kakapagamot sa kanya. Ang mahal kasing magpagamot ng leukemia, pero ayos lang naman dahil ang mahalaga, kasama pa rin namin ang kapatid ko. Mahal na mahal ko kasi yun, Popoy at Hasmin. Bukod sa kapatid ay parang best friend ko na rin siya. Madami kasi kaming napagkakasunduan. Mapadamit man, pagkain, hobbies, o kahit pa nga sa lalaki, iisa lang ang gusto namin. Yes, parehos kasi kaming may gusto kay Seth. Maputi, matangkad at talagang gwapo si Seth, Popoy at Hasmin. Kaya hindi ako magtataka kung parehas kami ng kapatid ko na nagkagusto sa kanya. Pero, teka, parang hindi lang pala gusto ng kapatid ko si Seth. Sobrang gustong-gusto kasi niya ito. Yung tipong ini-stalk niya lahat ng social media accounts nito. Ewan ko ba na love at first sight yata siya. Nakakatuwa naman kahit pareho naming gusto si Seth kasi parang biglang sumigla ang kapatid ko simula noon. Kung dati, halos hindi siyang umingiti. Ngayon, mabanggit ko lang ang pangalang Seth, masayang-masaya na siya. Kaya ganoon na lang talaga ako kapursigido na panatilihin ang saya sa mukha ng aking kapatid. Yuri, tara na! Bilisan mo! Ang tagal-tagal mo naman magligpit ng gamit eh. Akala mo naman, ang daming nalang eh. Isang notebook lang at isang ballpen lang naman yun. Chusera to? Hindi naman ah. Madami talaga akong dala. Bakit parang excited kang umuwi? May ganap ba sa bahay niyo? Hindi ko naman sinabing uuwi na tayo ah. May pupuntahan tayong iba. Secret muna. Ha? Nakadrugs ka ba ngayon, Leslie? Parang hyper mo eh. At saka, may pupuntahan? Saan naman? May pa-secret-secret ka pa dyan? Basta, tara na. Ang dami mong tanong eh. Ang daldal masyado eh. Para naman sa'yo to. Nako, Leslie. Ano na naman yan ha? Baka kalukuhan yung pupuntahan natin, ha? Wala akong panahon dyan. Hindi. Basta, sa likod lang naman tayo ng building pupunti. Tara na nga. Kakalad ka rin kita dyan, eh. Dami namang kaartahan ng mga tao ngayon. Sa dami ng pupuntahan sa likod pa ng building. Ano pong meron dito? Niwala ng tao, oh. Sige, dumakdak ka ng dumakdak dyan. Wala akong pake, no? Pagkatapos nito, baka magpasalamat ka pa sa akin dahil sa kilig. Loh, ako? Kikiligin? At bakit naman? Nagsasabi nito, basta bilis-bilisan mo lang yung pakulumo kung ano man yan ha, dahil pupunta pa akong ospital. Kanina pa ako hinihintay ng kapatid ko. Ito naman mukha kang kapatid eh. Puro kapatid na lang. Siyempre, si Ina yun eh. Nga pala, nabanggit ko na ba sa'yo na may gusto si Ina kay Seth? Yung pinsan mo? Hmm? May gusto nga sana ako ipakiusap sa kanya eh. Baka naman pwedeng... Okay, blindfold na. Ha? Anong blindfold? Ako? Dali na. Ayoko nga, ano ba yan, Leslie? Baka mamaya pagdilat ko nasa kung saan na ako, ah. Ano ba to? Ang arte mo naman, eh. Bilis na kasi. Ayan. Perfect. Tapos wag mong tatanggalin yan until sabihin kong okay, ah. Ewan ko sa'yo. Basta pag may nangyari sa akin masama, humanda ka. Ano? Yan lang yun? Flowers lang pala tatalin mo, eh. May blindfold ka pa nalalaman. Leslie? Sino ba yan? May kausap ka ba? Uy, Leslie, nandyan ka pa ba? Ano ba to? Kinakabahan na ako eh! Oo, nandito lang ako, Yuri. Huwag ka kasi maingay. Shhh ka lang. Pamaki, may balons naman nakasama tong bulaklak. Tsaka mahalaga yan. Sasabihin ko. Oo na, sige na. O ano, tanggalin mo na tong piring. Oh, game. Yuri, pwede mo na tanggalin. Ay, salamat naman. Ang sakit na ng mata ko eh. Para saan ba kasi... Seth? Yuri, sorry ah. Pinag-blindfold pa kita. Gusto ko kasing i-surprise ka. Flowers for you. Tsaka balloons na din. Yuri, may aaminin kasi ako sa'yo. Ano yun? Yuri, kasi ano, gusto kita. Gusto kitang ligawan kung okay lang. Pwede ba? Pwede bang ligawan kita? Papayag ka ba?
Kasi, Sef, sorry. Pero hindi eh. Hindi mo ako pwedeng ligawan. Ha? Bakit? Eh di ba may gusto ka rin naman kay Sef? Oh, wag mo ikaila. Halatang halata sa kilos sa tingin mo sa pinsan ko, ah. Totoo ba yun, Yuri? May gusto ka rin sa akin? Eh, teka, bakit hindi kita pwedeng ligawan kung may gusto ka rin naman pala sa akin? Kung maintindihan yun. Leslie, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Ang alin? May sinasabi ka ba sa akin kanina? Oo, kaya. Sef, hindi mo ako pwedeng ligawan kasi gusto ka ng kapatid ko. So, ngayon eh. Ano naman kung may gusto sa akin yung kapatid mo, eh, ikaw yung gusto ko. May magagawa pa ba siya kung magiging tayo? Sef, kasi ganito. Leslie, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na hindi mo naman ako pinansin. Yung totoo, gusto kitang kausapin, Sef, tungkol sa kapatid ko. Ayun nga, may gusto siya sa'yo. Hindi lang basta gusto, Sef. Sobrang gustong gusto ka niya. Yung tipong ang saya niya kapag pinag-uusapan ka namin, yung tipong masaya siya kahit mabanggit lang yung pangalan mo. Yuri, wala akong pakialam kung may gusto sa akin si Ina. Sef, dapat magkaroon ka ng pakialam. Bakit naman? Para saan? Bakit kailangan ko magkaroon ng paki sa kapatid mo? Dahil hihilingin ko sa'yo na ligawan mo si Ina. Na maging kayo. Ano? Ano? Naloloko ka na ba, Yuri? Kakasabi lang na ikaw ang gusto. Tapos ngayon hihilingin mo yan kay Sef? Bakit? Dahil gusto ko yung nakikita kong masaya yung kapatid ko sa tuwing na pag-uusapan ka namin. Gustong gusto ka niya, Sef. Masaya siya sa'yo. Yung saya na ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita sa kanya simula nung halos hindi na siya lumabas ng ospital. Gusto kong maging masaya yung kapatid ko at ikaw lang ang makakagawa nun, Sef. Ano yun? Paano yun, Yuri? Seryoso ko ba dyan sa sinasabi mo? Sef, seryosong seryoso ako sa sinabi ko. Sef, tamad na si Ina magpagamot. Halos gustuhin na nga lang niya mamatay dahil hirap na siya magpabalik-balik sa ospital eh. Pero alam mo, simula nung magagusto siya sa'yo, ang sigla na niya ulit. Siya na mismo yung nag-aaya magpagamot. Nagkaroon siya ng inspirasyon sa'yo, Sef. At sa dahil lang dun, liligawan ko na kagad si Ina? Bakit? Ano makukuha ko kapag ginawa ko yun? Yuri, hindi charity yung buhay ko. Hindi ko gagawin yung gusto mo. Sef, please. Pag-isipan mo naman. Tulungan mo naman ako. O sige, ganito. Kapag gumaling si Ina, kapag sinabi ng doktor na nakarecover na siya sa sakit niya, okay na, tapos na kayo, ganun lang. Yuri, ikaw yung gusto ko. Eh di magiging tayo after gumaling ng kapatid ko. Talaga, Yuri? Magiging kayo ni Sef pagkatapos? Oo, sige. Papayag ako na maging tayo. Basta sa ngayon, pasayahin mo lang yung kapatid ko. Maging kayo. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Kapag magaling na siya, magiging tayo na. Seryoso ba yan? Sige, deal. Payag ako, gagawin ko. Liligawan ko yung kapatid mo. Pagkatapos nun, tutuparin mo yung usapan natin, ha? Hoy. Oo, Sef. I promise. Pagkatapos magpagamot ni Ina, tutuparin ko itong usapan natin. Popoy at Hasmin, kapag naiisip ko ngayon ang mga pinagawa ko kay Sef noon, ay nasasabi ko na talagang mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kaya kahit hindi dapat, pinaligawan ko si Ina kay Sef. Gusto ko din naman si Sef, pero hindi ko na lang iniisip dahil sa matinding kagustuhan ko na mapasaya ang kapatid ko habang nagpapagaling siya sa sakit niya. Niligawan na nga ni Sef si Ina dahil sa kagustuhan ko. At dahil sa gustong-gusto nga ni Ina si Sef, ilang buwan lang ang panliligaw ay naging sila na. Sobrang saya ko para sa kapatid ko, kahit deep inside, aaminin ko, parang nanghihinayang ako kay Sef. Alam ko naman kasi na ako talaga ang gusto niya at may gusto din naman ako sa kanya. Nagsiselos din ako habang nakikita ko kung gaano inaasikaso ni Sef ang kapatid ko. Ang sweet niya, maalaga talaga. Nakakainggit kahit alam ko naman na ginagawa lang ni Sef yun dahil nakapangako ako sa kanya na magiging kami kapag gumaling na ng tuluyan ang kapatid ko. Ayoko na ng nararamdaman ko, kaya naman napagdesisyonan ko na iwasan na lang si Sef para hindi na ako mahirapan at lalo pang magkagusto sa kanya. Ate, mamaya ka na lang umuwi. Pupunta kasi si Sef ngayon eh. On the way na daw siya. Bumili lang siya ng food. Good for 3 yun, kaya dito ka na kumain. Sabayan mo na kami ha, ate. Ha? Pupunta si Sef? Eh, uuwi na ako. May
May gagawin pa ako sa bahay eh. May tatapusin din akong project, tsaka may inuutos nga din pala si mama sa akin. Naku ate, kakasabi ko lang na huwag kang umalis eh. Bigla ka namang magpapaalam na uuwi ka kaagad. At ang dami mo pang excuse ha. Masyado ka ng obvious. Anong obvious ka dyan? Totoo naman eh. Obvious kaya na ayaw mong makita si Sif. Bakit? May ginawa ba siyang hindi mo gusto ha? Nag-away ba kayo? Kaya iniiwasan mo siya? Hindi naman. Wala naman siyang ginawa sa akin na hindi ko gusto. Hindi din kami nag-away at lalong hindi ko siya iniiwasan. Kaya pala pag binabanggit ko pa lang yung pangalan niya, parang sinisilaban na yung puwet mo. Tapos, makasabi lang ng hindi iniiwasan, hindi ka inaway. Huwag nga ako ate. Eh kasi nga, sige. Kapag napagalitan ako ni mama dahil hindi ko ginawa yung utos niya, sasabihin ko na dahil sa'yo. Sige, sabihin mo kay mama ako. Hindi naman ako papagalitan nun eh. Baka sabihin pa nun na bakit iniiwan mo ko. Tsaka ano ba yung inuutos ni mama sa'yo ate? Sige nga, sabihin mo nga sa'kin para hindi ako mag-isip ng iniiwasan mo si Sif. Ha? Pinaglilinis ako ng kwarto ko. Ang dumi-dumi na kasi. Actually, last week pa sinabi sa akin yun. Sige ka, baka mapagalitan pa ako kapag hindi ako naglinis ng kwarto ko. Nako ate ha, hindi pa rin ako naniniwala. Basta, mamaya ka na lang umalis. Sabayan mo kaming kumain ha. Wag na nga, aalis na ako ngayon. On the way naman na si Seth, diba? Maya-maya may kasama ka na rin. Matulog ka na muna habang wala kang kasama dito. Ate naman eh, hindi na ako makapaglambing sa'yo. Ang simple lang naman nung samahan mo kami ni Sif kumain eh. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Sorry na bunso. Alam mo naman na lahat ng gusto mo binibigay namin, di ba? Kailangan ko lang talaga umalis na. Huwag ka na magtampo, please. Alis na ako. I love you, sis. Oh, Yuri, alis ka? Nandala pa naman akong pagkain. Ano, hindi ka ba sasama kumain sa amin? Pang tatlo pa naman tong binili ko. Sayang naman kung di natin kakainin to. Hindi na siguro nagmamadali kasi ako eh. Pakisamahan na lang yung kapatid ko ha. Next time na lang siguro. Teka, mamaya ka na umalis. Ikaw nga yung pinuntahan ko dito tapos aalis ka naman. Hindi mo na nga ako nireplyan eh. Hindi mo din sinagot yung mga tawag ko tapos ganito pa. Iwas-iwas ka pa. Sorry, Sif. Next time na lang talaga. Kailangan kasi ako sa bahay. Bakit? Kasi may gagawin ka. May inuutos yung mama niyo. O baka may project ka na naman. Sus, Yuri, gas-gas na yung mga dahilan mo eh. Mag-isip ka naman ng bago, masyado ka ng halata. Sif, sorry talaga. Pero kasi... Ano? Pero gustong-gusto mo na kasi akong iwasan, kaya madaling-madali ka. Ate, Sif, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Nagbubulungan na kayo ah. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Sif, pumasok ka na rito. Ate, mamaya ka na kasi umuwi. Alis na ako, Sif. Ikaw nang bahala sa kapatid ko ah. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Sis, kailangan ko na talagang umalis eh. Bye! Sige na, Sif. Ay, sa wakas nakaalis din. Ang hirap ng pinagdaraanan mo, Yuri. Pero at least wala na si Sif sa tabi-tabi. Okay lang yan. Kailangan mo siyang iwasan para sa kapatid mo. Para sa kapatid mo to. Yuri! Yuri, sandali lang! Sif, bakit sumunod ka pa? Si Ina, iniwan mo yung kapatid ko mag-isa? Habol talaga kita eh. Gusto talaga itang kausapin. Tungkol naman saan? Sabi ko kanina, di ba, next time na lang tayo mag-usap. Talagang iniwan mo pa yung kapatid ko para lang habulin ako. Bumalik ka na doon. Baka mamaya makahalata pa si Ine. Eh, gusto ko lang kasing linawin ng maraming bagay sa ating dalawa. Anong maraming bagay tungkol sa ating dalawa? Ano ba pinagsasabi mo? Yung usapan natin. Yung liligawan ko si Ina ngayon, pero right after na sabihin ng doktor na magaling na yung kapatid mo, pwede ko na siyang hiwalayan at magiging tayo na. O, di ba yun naman yung usapan natin? Gusto ko lang ipaalala sa iyo yun. Eh, feeling ko kasi, wala ka ng balak to pa rin yung mga sunduan natin. May balak naman akong to pa rin yung mga yun, Sif. Ang akin lang, mag-focus ka muna kay Ina. Baka mamaya, mahalata niya yung mga kilos mo eh. Katulad niyan, hinabol mo pa talaga ako. Ano na lang ang iisipin ng kapatid ko? Ayokong malungkot si Ina, Sif. Ayokong masaktan yung kapatid ko. Kaya nga pinapagawa ko yan sa'yo eh. Yung kahit hindi naman talaga, magkunwari kang mahal mo yung kapatid ko. Para lang magpursige yung kapatid ko na magpagaling. Napapagod na kasi yun ng kakapagamot eh. Yuri, nando na ako eh. Naintindihan naman kita. Kaya nga ginagawa ko to eh. Alam ko naman na mahal mo yung kapatid mo. Kaya nga lang kahit yung lalaking gusto mo, nagawa mo ipahiram kay Ina.
Kasong sa akin lang, ayoko naman na iwasan mo ko. Ginagawa ko na nga to para sa'yo eh. Pakita mo naman sa akin yung dahilan kung bakit ginagawa ko to. Paalala mo sa akin kung para saan ba tong ginagawa ko, hindi mo ganyan. Natang iniiwasan mo ko eh. Sef, ano bang ibig mong sabihin ha? Anong gusto mong gawin ko? Naharap-harapan, i-remind kita sa deal natin? Paano yung kapatid ko? Ano, malalaman lang niya basta-basta? Eh parang gusto mo nang saktan yung kapatid ko eh. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Hindi ko naman sinabi ipaalam natin kay Ina. Ang sinasabi ko yung simpleng pagre-reply. Yung pagsagot ng tawag ko, hindi yung pag-iwas sa akin. Yun man lang gawin mo. Sef naman, di ba kakasabi ko lang kanina, paano ka makakapag-focus sa kapatid ko kung tuloy pa rin yung communication natin? Kung pati ako bibigyan mo ng oras mo? Paano mo makakapag-focus? Yun lang ba yung iniisip mo? O talagang pinagtutulakan mo lang ako kay Ina? Pinagtutulakan mo ako para hindi kita maisip? Bakit? Akala ko ba gusto mo din ako? Ano yun, lokohan lang? Sinabi mo lang para gawin ko yung gusto mo na maging kami ng kapatid mo? Hindi! Hindi mo alam kung gaano ako naiingit kay Ina sa tuwing nakikita ko kung paano mo pagsilbihan yung kapatid ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagsiselos dahil hindi tayo kundi kayo ng kapatid ko. Wala kang idea, Sef. Yun naman pali. Bakit tinitiis mo lang? Kung talagang gusto mo ako, tara! Tara na kay Ina, sabihin natin yung totoo. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Tapos magiging tayo na. Popoy at Hasmi, naawa ako kay Sef dahil ramdam na ramdam kong masyado na siyang nasasaktan sa ginagawa kong pag-iwas. Pero kapag naiisip ko naman kung gaano nasasaktan ang kapatid ko kapag nalaman niya ang lahat, ay wala akong magawa kundi isang tabi na lang ang nararamdaman ni Sef. Kahit kasi mahal ko si Sef, nangingibabaw pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa kapatid kong si Ina. Masakit isipin, pero ayokong mawala siya sa amin nang hindi namin na ibibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Lalong ayoko namang mawala siya nang may galit sa akin kapag nalaman niya ang lahat ng ito. Yuri, ano? Tara! Uwi na tayo! Huwag ka na sumabay sa akin, may dadaanan pa ako. O, di sige. Itetext ko na lang si Ina na hindi na naman tayo sabay na uuwi. Pero huwag ka mag-alala, i-explain ko na lang sa kanya. Sasabihin ko lang na may dadaanan ka, pero parang hindi pa rin yun makikinig sa akin eh. Baka magtampo na naman yun sa'yo. Tingnan mo last week, yung hindi mo ako inintay. Nagalit siya sa'yo kahit magpaliwanag ako. Ko, baka magtampo na naman yun. Oo na, sige na. Sumama ka na, sabay na tayo. Ano? Anong sabi mo? Nainis ka? O teka, sasabihin ko lang sa kapatid mo para pumayag na siya na hindi tayo palagi magkasama. Ayoko din naman na nahihirapan ka dahil kailangan mo akong samahan. Para hindi magalit si Ina. O ito, te-text ko. Hep! Sorry na po. Hindi naman po talaga ako naiinis. Mali lang po yung pagkakarinig mo. Sorry na po kung yun ang pagkakarinig mo. Huwag ka na po mag-text sa kapatid ko. O, ayos na? Yan, mabuti naman. O, pinapatawad na kita, Yuri. Hindi naman ako galit kung sinabi mo na naiinis ka na. Okay lang naman sa akin. Eh, yun naman pala eh. Gusto mo pa yung sinusuyo ka. Tsaka pwede ba tantanan mo yung kakasabi na itetext mo yung kapatid ko o tatawagan mo para lang isumbong ako? Konting konsiderasyon naman kasi nagpapagamot yung kapatid ko. Baka mas stress yun dahil sa'yo, lalong hindi gumaling. Relax, galit ka ni. Joke lang naman ako. Kung naman talaga sasabihin kay Ina kahit ganyan mo ako sungitan, kahit parang lalamunin mo na ako ng bumbo. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Uy, teka lang. Piko naman ito. Buti na lang, love kita. Anong sinabi mo? Pwede ba? Huwag mo mang sinasabi yun. Bakit? Wala naman masyado nakarinig nun. Kahit na ano, baka nakakalimutan mo. Ipapaalala ko lang ha, girlfriend mo yung kapatid ko. Uy, nandito ba siya? Wala naman, di ba? Ayos lang yun. Ayos lang? Isira ka pala talaga eh. Hindi mo ba talaga sineseryoso yung kapatid ko ha? Talagang ginagawa mo lang yan dahil sinabi ko at hindi dahil sa gusto mo talaga? Uy, bakit? Yun naman yung usapan natin, di ba? So wala naman tayo usapan na seseryosoin ko yung kapatid mo. Kaya ako lang siya niligawan dahil gusto mo at may usapan tayo na magiging tayo pag gumaling na siya. Grabe. Ilang buwan na kayo ng kapatid ko pero Nika, Titing, wala kang nararamdaman para sa kanya? Ni hindi mo lang ba siya nagustuhan? Kahit konting-konti lang? Ayun! So lumabas din yung totoo. Kunwari ka pa kasi, ayaw pang aminin. Pero ang totoo naman, pinagtutulakan mo talaga ako kay Ina. So totoo din ba yung hinala ko na wala kang balak to pa rin yung deal natin kaya ka ganyan? Sef, wag mong ibahin yung pinag-uusapan natin. Ang pinopoint out ko dito, wala ka man lang care kay Ina kahit ilang buwan na kayong may relasyon. Mag-iisang taon na nga yata kayo eh, pero wala pa rin siya sa'yo. Yan ba talaga yung goal mo kaya mo ako inutusan na ligawan si Ina? Well, sorry. Pero ikaw talaga yung gusto ko. Alam mo, nakakainis ka. Wala kang kwenta. Bahala ka nga dyan. Sige, iwanan mo ako. Eh kung sabihin ko kaya kay Ina na ginaganyan mo ako, sino kaya magiging walang kwenta sa paningin niya?
Oh, nagre-ring na oh. Ila-loudspeaker ko na oh. Para maniwala ka. Chef, ano ba? Wala ka naman yata kasi balak to pa rin yung deal natin eh. Kaya mas mabuti pa siguro na malaman na lang ni Ina to lahat. Okay, sige na. Ano bang gusto mo? Samahan kita kung saan ka pumunta. Huwag kitang iiwan kahit saan ka nandun. Sige, gawa ko. Gagawin ko. Hindi yun. Gusto ko habang wala si Ina, gawin mo na yung usapan natin na maging tayo na. Hindi, Chef. Hindi ako papayag. Ayokong lokohin yung kapatid ko. Hindi pwedeng maging tayo habang kayo. Habang alam niyong boyfriend ka niya. Hindi ko gagawin yun sa kapatid ko. Alam mo, nakakatawa ka. Sige. O, ganito na lang. Liligawan kita. Susuyuin kita at wala kang choice kundi pumayag. Yuri, yun man lang pumayag ka. Maliit na bagay lang yun sa akin. Para sa lahat ng pagtitiis ko. Eh, sana naman pumayag ka. Chef, huwag mo naman gawin to. Huwag mo akong pilitin sa bagay na ayaw ko. O ngayon, ikaw pa yung may ayaw nito. Noong mga nangyayari na to. Ikaw nga yung nagsimula nito eh. Kaya huwag mo sabihin na pinipilit kita dahil hindi. Umpisa pa lang, nakapili ka na, nakapag-desisyon ka na ng lokohin ng kapatid mo. Popoy at Jasmine, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. Galit dahil tumatak sa isip ko na kahit ilang buwan na silang magkarelasyon ng kapatid ko, ay hindi man lang nagustuhan ni Chef si Ina. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. May nararamdaman din kasi akong konting kilig. Kilig dahil napatunayan ko sa sarili ko na ganun ako kamahal ni Chef. Ay dahil sa akin at para sa akin, para maging kami. Pilit naman akong umiiwas eh. Pilit kong kinakalimutan na gusto ko din si Chef. Pero ang hirap kasi. Ang hirap pigilan lalo na kung katulad ni Chef. Yung tipong siya yung magpipilit na lumapit kahit umiiwas ka na. Yung lalong nagpupursige kahit pinipigilan mo. Yung kinakalimutan mo na. Pero lalo pang nagbibigay ng dahilan para mahalin mo pa rin siya. Hashtag Dear MOR Kasunduan. Dear MOR. Popoy at Jasmine, ginawa ko yung sinabi ni Chef. Pinag-isipan ko yung sinabi niya na pumayag akong magpaligaw sa kanya habang wala ang kapatid ko. Bilang kapalit nung naging usapan namin. At nakapag-desisyon na rin ako. Naisip ko na huwag pumayag sa gusto ni Chef. Wala na akong pake kung tuluyan siyang magalit. Kung sabihin niya man, ang lahat sa kapatid ko ay magpapaliwanag na lang ako. Titiisin ko kahit pati si Ina ay magalit din sa akin. Basta ang mahalaga, hindi ko lokohin ang kapatid ko at hindi ko agawin ang lalaking mahal na mahal niya dahil higit sa lahat, kaligayahan niyang mahalaga. Pero sabi ko nga kanina, si Chef yung taong pursigido na kapag gusto niya talaga, hindi niya tatantanan. Yung hindi papatalo kahit pa ipagtabuyan mo siya, lalo tuloy nagiging mahirap para sa akin ang mga bagay-bagay. May pumasok ba? Parang bumukas yung pinto eh. Teka nga. Sino naman? Ah! Bakit ka nandito? Leslie! Eh kasi nagulat ba kita? Sorry. Bakit ka ba nandito? Talagang nagulat ako sa'yo. Hindi ka man lang kumatok. Bigla ko na lang maririnig yung pinto na bumukas. Hindi ka naman din tumawag. Ano ka ba? Magnanakaw ka na ba? Eh kasi ano nga, paulit-ulit ko bang itatanong ha? Si Chef kasi, inutusan ako na nadalin yun. Alin yung... Wow, ang ganda. Pinapalagay kasi niya yan sa kwarto mo. Siya mismo nagpaint yan. Ang ganda, di ba? May isang buwan yata niyang pinagpuyatan yan eh. Yung totoo nga, ayaw niyang malaman mo na galing sa kanya yan eh. Kaya nga palihim ako pumasok. Baka magalit patuloy yun sa akin. Bakit ba kasi kailangan pa niyang gawin yung portrait ko? Nag-aaksaya lang siya ng effort eh. Nagpagod lang siya. Yuri, ano ka ba? Nag-e-effort na nga yung tao eh. Kahit inaaway mo, pinag-aaksayahan ka ng oras. Hindi mo man lang ba na-appreciate yun kahit konti lang? Eh kasi naman Leslie, hindi ko naman kasi kayang lokohin yung kapatid ko. Hindi ko kayang entertain si Chef habang may relasyon sila. Eh, bahala ka nga. Yan ang gusto mong isipin eh. Ang akin lang, gusto ka ng tao. Hindi pala gusto, mahal na mahal ka ni Chef. Teka lang, nandiyan na! Oh, bakit nandito ka, Chef? Eh, kasi gusto ko lang ibigay sa'yo ko. Flowers?
Para sa naman? Bakit kailangan mo pa akong bigyan nito? Wala namang okasyon. Peace offering. Nung inaway kita. Nung nagkasagutan tayo. Pero, Yuri, seryoso kasi ako sa mga sinabi ko. Gusto ko itang ligawan. Actually, dati pa. Nung may dala din akong bulaklak, pero kay ina mo naman ako binigay. Seth, sorry, pero hindi pa rin nagbabago yung isip ko. Ayoko pa ding mapaligaw sa'yo. Uulit-ulitin ko sa'yo yun. Ayaw kong sakta ng kapatid ko, Seth. Sige, hindi na kita pipilitin. Pero hindi mo rin ako mapipigilan na ligawan ka. Kahit mahirap, liligawan kita. Pero huwag ka mag-alala. Susubukan kong hindi masaktan yung kapatid mo. Seth, please. Yuri, please. Huwag na natin pag-usapan to. Baka mag-away na naman tayo eh. Ayoko namang awayin ka. Yuri, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sana ma-appreciate mo yun. Sana din matutunan mong mahalin yung sarili mo. Hindi yung puro na lang kapatid mo yung nasa isip mo. Sana pagbigyan mo naman yung sarili mo para sumaya ka. Masaya ako kapag okay ang pamilya ko. Kapag masaya yung kapatid ko. Popoy at Jasmine, pwede bang humiling na lang na sana ay tumigil na si Seth sa mga ginagawa niya? Nakapag-desisyon na ako pero pakiramdam ko kapag nagtuloy-tuloy itong mga ginagawa niya ay baka hindi magtagal. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko at sa dulo pumayag na akong manligaw si Seth sa akin. Bagay na ayokong mangyari. Dahil uulit-ulitin ko, ayokong masaktan si Ina. Lalo pa ngayon at inspirasyon niya si Seth sa pagpapagamot. Aaminin ko, nadadala kasi ako sa mga ginagawa ni Seth. Sa mga regalo, bulaklak at talo na sa mga effort niya na kahit halos ipagtabuyan ko na, inandyan pa rin at patuloy na sinusuyo ako. Ang babae, Popoy at Jasmine, madaling madala sa mga effort. Kapag nakikita nilang pinagbubuhusan sila ng effort at oras ng lalaki, sobrang natatouch at kapag paulit-ulit pang ginagawa, kahit nagmamatigas, ilalambot at lalambot yan. Ganyan ako ngayon, pinipilit magmatigas, pero deep inside, tinatamaan na. Yuri, huwag na tayo kumain sa cafe. Ito na lang. Masarap to, ito na ang kainin natin. Dali. Saan naman galing yan? Ha? Ikaw nagluto. Nako, ayokong kainin yan. Wala akong tiwala sa cooking skills mo. Eh di ba last time na nagluto ka na sunog? Partida, itlog lang yun ha. Loka-loka. Sinabi ko bang ako nagluto? Hindi no. Si Seth kaya nagluto nito. Para nga talaga to sa'yo eh. Pinabibigay niya oh. Ha? Dapat hindi na lang niya ako pinagluto. Nagluluto pala yun. Oo naman, nagluluto yun at masarap yun magluto. Baka mamaya tumambling ka dyan kapag natikman mo yung luto niya. Baka yun pa maging susi ng pagpayag mo na maligaw siya sa'yo eh. Ay naku, tantanan mo nga ako. Grabe talaga yung pangisnab mo sa kanya, no? Sobra? Sobrang sakit ng ginawa mo sa kanya, grabe. Sobrang nakakainis din, alam mo yun? Sobra ka din eh. Sobra akong makapagsalita. Sobra ka din kung mag-judge. Sobra sa lahat. Alam mo kasi, sobrang mahal ka ng tao. Tingnan mo ah, yung request mo na ligawan si Ina, ginawa niya. Yung pinagtatabuyan mo na't lahat, nandyan pa din. Kahit anong sinabi mong masakit dun sa tao, sinusuyo ka pa din. At hindi ka tinatantanan. Oo na, alam ko naman yun eh. Alam ko naman kung gaano niya ako kagusto. Napatunayan na niya yun sa akin. At na-appreciate ko din naman yung mga ginagawa niya. Nagpe-pretend lang ako na hindi. Pero wala eh. Hindi ko din matiis. Ayun, umamin din sa wakas ang kaibigan ko. Mabuti naman. So, ibig sabihin ba niyan, papayag ka na magpaligaw kay Seth? Hindi ko nga alam eh. Nahihirapan na ako, naaawa ko kay Seth dahil mahal ko naman siya. Pero paano na si Ina? Pwede pag uwi ni Ina, sabihin mo agad. Umamin agad kayo ni Seth. Hindi ba dapat sabihin ko na ngayon kay Ina bago ko sabihin kay Seth? Baka kasi mamaya, mamisinterpret ni Ina yung mga pangyayari. Eh kasi, baka kung sa phone lang kayo mag-usap, lalo niya mamisinterpret ang mga bagay-bagay. Ikaw din. Sige ko. So? So, sabihin mo na nga kay Seth. Seth? Oh, Yuri, bakit nandito ka sa bahay? May kailangan ka ba? Nag-abala ka pang pumunta dito sa amin. Hindi mo na lang sinabi kay Leslie yung kailangan mo. Kasi gusto ko talagang sabihin to ng personal eh. Ano ba yun? Kasi, gusto ko lang sabihin na, na-appreciate ko lahat ng ginawa mo. Simula ng umpisa pa lang. Lahat ng yun na-appreciate ko. Anong ibig sabihin niyan? Yung mga sinabi mo. Saka bakit sinasabi mo yan? Ha? Nakakapagtaka kasi.
Wait, makinig ka muna. Gusto ko din pala mag-sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Yung mga pag-iwas ko, yung tipong habol ka ng habol pero ako naman si iwas ng iwas. Okay lang naman yun eh. Hindi okay yun, Sef eh. Alam ko naman na hindi ka talaga okay. Tinitiis mo lang din. Dahil mahal mo ko. Kaya sorry. Sorry talaga kung feeling mo hindi ko pinapansin yung mga ginawa mo para sa akin. Yung pag-paint sa picture ko, yung bulaklak, yung food. Akala mo lang hindi ko pinapahalagahan yun, pero yung totoo, gusto ko lahat ng yun. Hindi ko lang pinapahalata. Saan pa papunta yung sinasabi mo? Tama ba yung iniisip ko? Yung mga hinala ko, ha? Okay, sige. Didiretsahin na kita. Papayag na ako. Payag na ako na gawin yung gusto mo. Anong payag? Ano yun? Tayo na? Payag ka na? Ha? Teka lang, nananaginip ba ako, ha? Hindi ka nananaginip. At oo, tayo na. Ang tagal kong pinag-isipan to, pero ngayon ito na. Nakapag-decide na ako. Teka, paano si Ina? Alam ba niya? Sinabi mo ba? Ano sabi? Actually, hindi niya alam. Baka kasi ma-misinterpret niya kapag through phone ko lang sinabi. Ayoko naman siyempre na mag-away kami. Gusto ko kapag sinabi ko, makakapagpaliwanag ako. Okay, sige. Alam man niya o hindi, okay sa akin. Basta tayo na, ha? Oo, tayo na. Yes, Popoy at Jasmine. Pumayag na ako at tinupad ko na yung usapan namin. Kahit ang alam ni Ina ay sila pa rin ni Seth. Hindi ko na kasi matitiis. Simula naman kasi nung una ay mahal ko naman na siya. Pinipigilan lang ako nang isipan ko na baka masaktan ang kapatid kong si Ina. Pero tama din kasi yung sinabi ni Seth sa akin noon na paano naman ako, paano naman yung pansarili kong kaligayahan. Hindi nga naman fair kung iikot lang ang mundo ko sa pagpapasaya sa kapatid ko kahit na para sa akin naman talaga ang bagay na yun. Ang tao na yun. Naging kami nga ni Seth, Popoy at Jasmine. At habang kami, naranasan ko na rin sa wakas ang kinaiinggitan ko noon kay Ina. Yung pinagsisilbihan at pinapakita kung gaano siya kamahal ni Seth dahil sa wakas. Ngayon, ako na ang nakakaramdam noon. Kaya naman sobrang saya ko. Popoy at Jasmine, hindi pa rin alam ni Ina ang mga nangyari. Hindi niya alam na kami na nga ni Seth. Handa naman na ako sa pag-uwi niya. Alam ko kung paano ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Handa na rin ako kung sakaling magalit siya sa akin. Ang hindi ko lang pinaghandaan ay yung bigla nilang pag-uwi nila Mama at Papa. Ganda ng movie, no? Parang ako yung bidang lalaki, di ba? Sweet, mapagmahal, kayang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Siyempre, gwapo, di ba? Oh, wow! Wow naman talaga ang boyfriend ko. Masyadong confident. GGSS lang ang peg. Gwapong-gwapo sa sarili. Oh, grabe ka naman. Suporta mo naman ako. Kahit hindi, umayo ka na lang na gwapo yung boyfriend mo. Diba? Oo, na gwapo ka na. Sige na. O yan, pwede na. Happy ka na, ha? Yan, kaya mahal na mahal kita. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Rice, ate! Teka. Seth, bakit ka nandito? At bakit nakakbay ka kay ate? Okay na siguro kayo? Ina, bakit nandito ka? Sila mama, si papa? Nasa kanto. Binaba yung mga gamit namin. Isusurprise sana kita eh, kaso ako yung na-surprise. Hindi nyo naman kasi sa akin sinabi ni Seth na okay na kayo eh. Hi babe, I miss you. Ina, may sasabihin kami ni Yuri. Seth, wag. Teka, ate, ano yun? Tsaka, seryoso naman ang mga mukha nyo. Bakit ba? May problema? Ina, kasi Seth, ano eh. Seth, wag. Teka, ano ba yun? Para namang ang laking problema niyang sasabihin ninyo eh. Bakit parang ayaw niyong malaman ko yun, ate? Ano bang meron? Ina, kami na ng ate mo. Ha? Paanong... kayo? Joke ba yun? Nakakatawa, Sef, ha? Paano naman magiging kayo eh? Ako yung girlfriend mo, Ina. Totoo yung sinabi ko. Mahabang istorya pero kami na. Ang totoo, matagal ko nang gusto yung ate mo. Matagal? Kailan? Nung umalis ako? Aba, iba pala ha. Ano yun ate ha? Ipinaubaya ko lang sa'yo pero sinunggaban mo ka agad?
Ina, kasi... Yuri, ako na. Ako na. Ina, yung pagiging tayo... Seth naman! Lahat yun. Plano lang namin ang ate mo. Matagal na namin gusto ang isa't isa, pero isinantabi ng ate mo yun dahil gusto niya maging masaya ka. Alam niya kasi na gusto mo din ako. Teka lang. Ano ulit? Plano niyo lang ni ate? Plinano niyo na maging tayo? Paano? Hindi ko naiintindihan eh. Ina, ganito. Gusto ko lang naman kasi na maging masaya ka. Kasi nakita ko kung gaano ka kasi anong dinadalaw-dalaw ka ni Sef eh. Gusto ko kasi ganun, yung maging masaya ka para hindi ka natamarin magpagamot. So, kasalanan ko pala. Utang na loob ko? Wow ah! Nakakatuwa. Sandali nga lang. Ang sinasabi niyo ba yung paano niyo ako pinagmumukhang tanga ngayon? Ay, hindi pala. Noon pa pala. Ina, sana maintindihan mo. Ang alin ate, ha? So, totoo nga. Totoo na kayo na ni Seth. Na noon pa kayo may feeling sa isa't isa. Pero naging kayo ni Seth at utang na loob ko yung kay ate. Yun ba yun? Hindi. Oo, ganun nga. Seth. Wow! Sweet nyo naman! Talagang may teamwork kayo sa pagpapaliwanag, ano? Ina, please, huwag kang magalit. No, ate. Hindi ako galit. Ako? Galit sa'yo? Hindi, ha? Nag-sacrifice ka nga, eh. Para sa ikaliligaya ko, hindi ba? Ina, intindihin mo ko. Naging tayo dahil yun ang utos ng ate mo. Dahil gusto niya maging masaya ka. Yung maging inspired ka para sipagin kang magpagamot. Tapos kapag gumaling ka na, magiging kami na ng ate mo. Wow! Ang galing nyo, no? Ang galing nyong magplanong dalawa. Una pa lang pala, nasulat nyo na yung magiging storya nating tatlo. Ang galing eh! Ang gagaling ninyo! Ang galing yung dalawang magpaikot ng tao! Ina, hindi sa ganon. Eh ano lang ate, ha? Hindi pa ba pagpapaikot sa akin ang tamang salita para sa ginawa nyo, ha? Ina, makinig ka, please. Para saan? Para paikutin nyo pa rin, ha? Ano ako, tanga? Hindi, no? Ay, tanga nga pala ako. Nagtiwala ako sa inyong dalawa, eh. Naniwala ako sa mga pinaggagawa ninyo, sa mga sinabi ninyo. Pero yun pala, puro kalokohan lang. Puro kasinungalingan. Alam nyo, kayo ate, Sif, bagay kayo eh. In fairness, pareho kayong sinungaling. Pareho kayo manluloko. Popoy at Jasmine, nalaman na nga ni Ina ang lahat sa paraang hindi ko pa napaghandaan. Hindi ko tuloy na ipaliwanag sa kanya ng maayos sa mga nangyari. Hindi niya tuloy na intindihan ang dahilan ko. Ito na yung sitwasyong ayokong mangyari. Yung magalit sa akin, ang kapatid ko, lalo na at dahil sa lalaki. Lumipas sa mga araw, galit pa din sa akin si Ina at hindi niya ako pinapansin. Hindi ko tuloy maayos ang tampuhan naming dalawa. Nalaman ko din na hindi pa pala siya totally nakaka-recover mula sa mahabang gamutan. Hindi pa rin magaling ang kapatid ko, kaya naman lalo ako nagigilty sa mga nalaman niya at ginawa namin ni Sef. Popoy at Jasmine, sana ay matulungan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ba akong bumalik sa dating ako na puro kaligayahan ng kapatid ko ang iniisip ko? O dapat mas piliin ko ngayon ang sarili kong kaligayahan? Sana po ay mapayuhan niyo ako. Salamat sa pagbabasa ng istorya ko. Hihintayin ko po ang inyong sagot. Lubos na gumagalang, Yuri. # Dear MOR Kasunduan. Nako, yun ang napakagandang ending. Gandang-ganda ako dahil ang daming mga katanungan, Jasmine, na dapat sagutin pero hindi para sa akin yan sagutin. Kaya naman, hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat. Paalam, ang hirap naman kasi sagutin eh. Okay. At dahil dyan, sa mga boss po namin, meron po isang araw si Popoy na hindi po susweldo. Ayan, dahil hindi naman po niya sinagot at hindi nga tinugunan ang kanyang trabaho. Magkano rin, 200 din yun. Ang hirap naman kasi nitong pero alam mo, sitwasyon ni Yuri. Totoo yan. Actually, kanina, Popoy, habang binabasa yung drama, I mean, binabasa ko yung liham tapos pinakikinggan ko yung drama, ini-imagine ko eh, kasi katulad ako ni Yuri na panganay din ako, di ba, sa aming magkakapatid. At may mga kapatid din akong babae. Iniisip ko, what if magkaroon ako ng kapatid? Na wag naman sana, may malubhang sakit. Uh-huh. Tapos it happened na, halimbawa, sa isang lalaki lang kami magkagusto. At yung lalaking yun, syempre, sa mas maganda niya gusto sa akin. At
sa akin. So, sa'yo pa. Oo nga. So, kaya ko ba na i-give up yung lalaking yun for my sister? Hmm. Alam mo, ako ayoko magpaka-plastic, but it will be very hard for me to decide. Alam mo, it will be very hard for me to give up the man I love. Itatanong ko lang, no, putulin na kita saglit. Itatanong ko lang, Asmin, ganun ba kahirap na tanggihan yung lalaking yun? Diba? Na mahalin mo o wag siyang papasukin sa puso mo kung wala namang sakit yung kapatid mo? Para sa akin, oo. Mas madali. Mas madali na ilaban ko yung kaligayahan ko kung walang sakit yung kapatid ko. Pero kapag ka meron ngang kondisyon na, alam mo yung malalang sakit naman po ang pinag-uusapan dito. Ha? Hindi naman basta si pigsa, bulutong. Kung ganun lang, madali naman yan. Nagnatlaki, ganyan. Oh, may sipon lang, may ubo. Oo, galis aso lang, ganyan. Kung meron ka lang ano, sabi na natin may lisa. Oo, nagagamot na po yung lisa ngayon. May kagaw, ganyan. Pero hindi, si Ina ay merong leukemia. Cancer of the blood. Mm. At ito'y life-threatening na sakit. Mahirap yan. Diba? At kaya ang hirap eh. Sa totoo lang, maski ako nga rin kanina, mahirap. And to think na ako mahal na mahal ko ang mga kapatid ko. Sabi ko nga, I will give everything to them. Pero kapag siguro ang pag-uusap dito ay yung lalaking mahal mo na, it will be very hard for me, no? Uh-huh. At siguro kung ako'y nasa katayuan ni Yuri, siguro po, it's not for me to decide. Siguro yung lalaki na lang ang magde-decide kung sino ang gusto. Kung sa mas maganda. Correct. Na, o dun lang sa mga magaganda. Yes, na pampaalsa. Kasi magaganda ang mga kapatid ni Yasmin. Ako ang magsasabi niya. Magaganda ang mga kapatid. Pero ang tingin ni Yasmin sa sarili niya, mas maganda. Siyempre, complete package siya si ate. No? Yaman, brains, personality, problema, ganda. Problema, nandun, di ba? Problema pa. May bagahe na rin. May bagahe. Ay, mga kapatid ko, ganda lang. Ganda-ganda lang. Ganda kayo sa complete package, di ba? Hanap pa ba kayo ng iba? Pero, kidding aside, mahirap naman talagang basta isuko ang si Chef, di ba? Si Chef. Hindi po siya chef, ha? Ayan, pero dun sa bandang, sa first part, talagang sige ang paraya, eh. Di ba? Sige ang paraya lang nitong si Yuri. Ayan, thinking na makatulong din para sa kanyang sa recovery or sa pagpapalakas nga nung kapatid niya na si Ina, yung pagkakaroon ng isang chef sa kanyang buhay. Pero yun nga, alam mo kung ako, Popoy, sabi ko nga, it's not for me to decide kung ano yung makakabuti sa kapatid ko pagdating sa usaping puso, eh. I will let the man decide kung sino ba ang gusto niya. Bakit? Kasi una, ayokong ipilit siya sa babaeng hindi niya gusto. Because eventually, lulokohin at lulokohin pa rin niya yung kapatid ko. Diba? Sa akin at sa akin pa rin. Masasaktan din eh. Correct. Sa akin at sa akin pa rin mapupunta yon. So, mas magiging mabigat ang damage dahil habang tumatagal na niloloko niya yung kapatid ko, yung kapatid ko, mafall lang bongga sa kanya, mas mahirap niyang tanggapin. At hindi diba? Lang yun. Yun nga, alam mo naman na masasaktan. Kahit na sa'yo o kahit sa ibang babae pa, meron talagang pagmamahal yung isang lalaki. Diba? Na gustong-gusto ng kapatid mo na may pinaglalaban ng sakit. Eh, para sa akin, mas gugustuhin ko ng kausapin yung kapatid ko. Alam mo, kapatid, iba na lang ang tignan mo, iba na lang ang paglaanan mo ng pagmamahal mong yan. Ayan, dahil hindi ka naman talaga kayang mahalin nito na lalaking to. Lalo na kung ano naman, kung ikaw ay nabigyan ng impormasyon na ganun, na hindi talaga mahal yung kapatid mo. At saka hindi eh, alam mo, you're not helping her. Yes, sa totoo lang. Masasaktan actually yung kapatid mo pa. At hindi lang yun, mas pinaparamdam mo lang sa kanya na may sakit siya. Aha. At kung wala lang siyang or sakalang siya mamahalin ng isang lalaki dahil lang naaawa sa kanya. Di ba mas pinamumukha mo lang sa kanya na ganun? So, alam mo yun, alam mo, there's nothing wrong eh sa pagmamahal mo sa kapatid mo. Mm-hmm. It's, ang mali, yung the way ng pagmamahal mo sa kapatid mo. Yes. Which is, alam mo, totoo yan, applicable yan sa mga tao. Hindi naman maling magmahal. Mm-hmm. Walang mali sa pagmamahal. Ang nagkakamali lang tayo dun sa paraan natin ng pagmamahal. Uh-huh. Pagpapakita ng pagmamahal. And I think, dyan sa ganyang eksena, sa sitwasyon niya, Yuri, dun ka nagkamali eh. Dun sa pagpapakita mo ng pagmamahal mo kay Ina. There is no there is no question. Mahal mo yung kapatid mo. Lahat gagawin mo. Mm-hmm. Yun nga lang mali yung pagpapakita mo ng pagmamahal kasi sa kanya. Kasi para ka nagbigay ng lisensya sa isang tao, binigyan mo ng karapatan ng ibang tao para masaktan yung kapatid mo o para, alam mo yun, lokohin yung kapatid mo. Walang pinagkaiba yan sa ano eh. Walang pinagkaiba yung maling pagmamahal na sinasabi nga namin ni Yasmin dito, no? Dun sa isang bata,
'Di ba ang bata pagka nagkamali sabi ako naniniwala ako na kailangan paluin, kailangan mong kausapin, kailangan mong bigyan ng leksyon. Okay? Ayan, pero merong mga magulang na naniniwala, hayaan mo magkamali, hayaan mo na lang siya matuto eventually. Alam mo 'yung maling pag 'yung ini-spoil 'yung mga bata, hindi pagmamahal 'yun. O dahil eventually pagkalaki ng bata, hindi niya na alam kung ano 'yung tama dun sa mali. Kapag walang sumisita sa kanya. At ang mas masama pa doon, ang mas masakit doon, naging accessory ka doon sa pananakit sa kapatid mo. Korte, attorney. Yes, ano ah, Asmin Acosta. Diba, All the while. Asa mo na tono yan. All the while, na akala mo, minamahal mo, pinapasaya mo ang kapatid mo, hindi mo alam, mas sinasaktan mo siya. Wala ba kayong rest day, attorney Acosta? Niwala, charing lang. Sabado ngayon eh. Pero, I mean, yung may punto po, boy, all the while, na akala mo, pinapasaya mo ang kapatid mo, pero hindi mo alam, mas sinasaktan mo pa pala siya. Actually, diba, alam mo, naramdaman ko nga, parang tinatrydor mo yung kapatid mo. Actually. Tapos ang ending mo, parang binlockmail. May isang point dyan na parang feel mo, binlockmail ka ni Seth. Hindi. Ang truth is, gusto mo rin naman talaga. Diba? At saka alam mo, papilit lang yun, papilit. Alam mo, dito nga papasok po yung sinasabi natin na the end doesn't justify the means. Naks! Okay. Anong ibig sabihin niyan? Ikaw na. Ako na nagsabi ko na. Hindi, pero maganda po yan. Malaman natin, the end does not justify the means. Diba? In short, sige na nga, bilang mas brain na yung kusipay yan. Yan na naman. Sige, pasikat ka na. Thank you, Lord. My goodness. Bakit? Nabusog ako. So, kailangan magpasalamat sa Panginoon. Yan ang wala ka. Wala kang pagpapasalamat. Kaya di ka binibless. The end doesn't justify the means. Ibig sabihin, hindi ginagawang tama ng kinalabasan. Ng kinalabasan o ng resulta yung intention mo. Aha. 'Di ba? Ibig sabihin. May ibig sabihin pa. Kasi nalalabuan din siya sa sinabi niya. Kumaga parang halimbawa, nagnakaw ka. Nagnakaw ka para may maipakain ka sa mga kapatid anak mo. Mong sa mga anak mo, 'di ba? Hindi ginagawang tama ng pagnanakaw. Hindi ginagawang tama ang pagnanakaw dahil yung intention mo naman para may makain yung mga mahal mo sa buhay. Mali pa rin ang magnakaw. Yun na nga. Yun. So ibig sabihin dito sa kwento mo, Ate Yuri, hindi ginagawang tama nung intention mo na pasayahin mo yung kapatid mo, yung ginawa mong pangunguntsaba kay Seth para lokohin siya. Yeah, ang yung kasunduan na pinasok mo. Ayan, kasama si Seth. Tapos ngayon magtatanong ka sa amin. Ayan, ngayon, Kung tama ba ang ginagawa mo na sige na ituloy mo na yung sa inyo ni Seth. Correct. Yung and Yuri now, Seth love affair. At nakakaloka. Yung sa huli pa, ha, medyo hindi ko nabantutan ako dun sa eksena mo, ha. Nagbangsit. Naimbagam. Sabi mo pa, ipagpapatuloy mo ba yung pagiging dating ikaw na lagi na lang kaligayahan ng kapatid mo ang iniisip mo o yung kaligayahan mo naman ngayon na parang ang dating naman sa akin, wow ate, so ikaw ang superhero ng taon. Dear M.O.R.